Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Pisces. Ayan. Para ito sa month ng April 2024 hanggang May 2024. Okay, start na natin ang reading. I-ring ko ang aking Tibetan bell to cleanse my space. Pakihinaan na lang ang volume, guys, kasi medyo maingay po ito, okay? Wait lang, inaayos ko lang yung aking camera. Okay. Okay, so this is for the sign of, Pisces. Pwedeng ikaw ay Pisces mismo or yung person mo ang Pisces o meron kang Pisces sa iyong natal chart. Okay, check mo rin yung iyong natal chart. Start na natin, this is for the sign of Pisces. April to May. This is general love reading, guys. Main energy ni Pisces. Love and money, actually. Three of Swords. Main energy mo, the Devil. Okay, so. I feel like my person na person na nagpapahirap sa'yo ngayon. Maybe siya nagmamanipula sa'yo ngayon. Pero, Nine of Pentacles, I feel like, nagpo-focus ka sa success mo sa growth mo. So, kung sino man itong person na nagmamanipulate sa'yo, parang hindi mo na lang siya masyadong pinapansin. With the Four of Wands, nakita tayo ng growth sa'yo, especially pagdating sa money. So, kung sino man ito. Actually, the Three of Swords and the Devil, that could be your boss or pwedeng love-related, especially with the Three of Swords. And, although may success sa'yo, pagdating sa love kasi pwedeng medyo tagilid because of this Devil energy. Pero sa ngayon, parang wala ka ng pakialam. Okay, sige, marami ako responsibilidad, whatever. Nasasaktan ako nitong taong to. Pero hindi ka nagpapa-apekto dun sa sakit na nararamdaman mo na yan. Nakikita natin, mas nag-focus ka na lang sa kung ano pa yung maigugrow mo sa buhay mo. Okay, sorry about that. So anyway, ano ang paparating sa mga May? Ay, wait lang guys. Okay, sorry about that. Anyway, messages for Pisces. Wow. Whew. Napaka-intense kasi the Ten of Pentacles, this is money and I feel like money is coming na parating sa'yo, no? It could be something dahil something to do with whatever you have already. So, if you do have a business, so there's an increase of sales. Yung iba sa inyo, pwedeng kung may investment ka. Ayan, napakaganda kasi nag-grow. Lalong, if you do own a property, so may increase, no, ng value ng iyong property. So, the Four of Pentacles, this is mga pinaghirapan mo or inipon mo. Ayan, pwedeng may mag-grow din dyan. The Two of Pentacles, yan. Because ito naman talaga yung priority mo eh. Some of you, pwedeng ipupuhunan mo itong money mo. Or, you know, for some of you, kung nagmamanifest ka ng travel, so maaaring may isa katuparan itong pagta-travel na ito. Because you do have enough money or ipon para maisa katuparan itong plano mo na ito. So, napakaganda ng sinasabi pagdating sa iyong finances, Pisces. Okay? Especially with the Ten of Wands, ayan, and the Nine of Swords. Yung iba sa inyo, ang problem lang talaga is personal life. And I hate to say this, lalo na kung ikaw ay a breadwinner, ayan, may nakikita tayo ditong mga konting problem regarding personal. And sorry for laughing, hindi ako natutuwa sa ganon. Pero natatawa lang ako kasi you can't have everything eh. You can't have everything at once.
alam mo yon, yung parang hindi ka pwedeng maging may pera at tapos masaya. Pwede ngayon, kasalukuyan, nakakaranas ka ng kalungkutan or possible na hindi ka nga successful pagdating sa love, no? And or family issues. Ayan. I feel like may mga boundaries or may mga nagpapahirap pa rin sa'yo. Ayan. Lalo na yung iba love-related ito. So, anong dapat gawin ni Pisces? Anong dapat gawin ni Pisces? You know, we're the Five of Wands. For some of you, kailangan mong magalit. Kailangan mong sabihin kung ano yung inasa puso mo. Kasi magaling ka magpigil or mag, alam mo yun, hayaan mo na, gano'n nga yan. Pero kanina sa isip mo, nasa emotions mo, kailangan mo ilabas yun. Kasi may mga bagay na masakit marinig, pero dapat marinig. And for some of you, ikaw ang apektado hanggat hindi ka nagsasalita, hanggat hindi ka gumagawa ng paraan para lumabas itong mga emosyon na ito, wala, na nasa loob mo lang, hindi nakakatulong para sa'yo at para sa kanila. With the Seven of Cups, nakikita natin marami kang isipin at nadadagdagan yan. Sabi ko nga, hanggat hindi mo ilalabas kung ano man itong mga dati pang nasa isip mo, kahit huli na ang lahat, maganda na ilalabas mo pa rin itong mga nasa isipan mo na ito. Okay? Lalo na naapektuhan ang emosyon mo dyan. The Six of Cups, yeah, it could be a talk or, talk to these people or to this person apektado. You need to mag-schedule ng araw to talk to them, to tell them kung ano talaga yung mga hinanaing mo, ano yung nasa isip mo, etc. And they would understand you. Kasi actually, pag hindi ka nakikipag-connect, hindi ka nakikipag-communicate, hindi nila maiintindihan eh. And with the Death card, I feel like this is just a closure. Hindi naman para humingi pa sila ng tawad sa'yo or what, or kung ano man. Ito ay para lang magkaroon ng closure regarding sa mga isipin na ito, gumaan ang pakiramdam mo, and at the same time, para matapos na yung pinaka-issue, nagigets mo yon. Hindi naman ito yung time na susolusyonan pa, kasi actually, huli na ang lahat kung susolusyonan. Ito ay para lang sa iyong peace of mind, okay? And you do have here the Five of Pentacles, and this is about money. If you feel like wala ka ng excess amount, wala ka ng sobrang pera to give to these people, huwag mo ipilit. Huwag mo ipilit. Like, okay, wala ka ng excess na pera. Wala ka ng excess na pera. Huwag mo ipilit na ibigay sa kanila. So, you have to tell them, ay, wala ako. Wala akong excess. This is just enough para sa aking pamilya, etc. Lalo na kung ikaw ang breadwinner, sabi ko nga, maybe they keep on asking you ganito, ganyan. Pero if it's not enough, some of you, guys, kung plano mong start ng something, like maybe a business or something, I don't see that it is possible. Kung alam mo yan sa sarili mo, hindi ko naman sinabi, kanina may nakikita tayong increase in money. And that is like what I've told you, increase yon sa kung ano yung meron ka na. Nagigets mo? Meron ka na, nakabili ka na dati ng lupa, nakabili ka na dati ng property, nakapag-invest ka na, nakapag may negosyo ka na, may growth doon. Pero kung ngayon ka palang magsisimula, I don't feel and I don't think na yung naipon mo ay enough. And huwag ka mag-take ng risk for now. That is the advice for you. Okay? Alam mo yan sa sarili mo eh. No? Yung may growth ako nakikita is yung meron ka na ngayon. Okay, yung iba pwedeng, yung iba some kind of pautang, so pwedeng may mga bumalik sa'yo na pera na pinautang mo before, in the past, so may mga ganun. Anyway, more messages for Pisces. This would be the last row for you. Pisces, Four of Cups. Pagdating sa love, there's someone who is thinking of you. Pero parang naduduwag itong taong ito. So if you're, yeah, the Moon, this is secrets. This is a secret admirer. Merong nag-a-admire sa'yo and maybe there's a lot, yung iba hindi lang admire, mahal ka niya. The problem is natotorpe siya or hindi niya masabi sa'yo. Iniisip ka nitong taong ito, like,
ayaw niyang isipin ka, pero wala siyang magawa kundi isipin ka. And then, at the bottom of the deck, there's 6 Queen of Swords. So, mailap, mailang, or malayo itong person na ito. Especially kung may boundaries sa inyong dalawa. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching, guys. I love you all. And bye-bye.